kausapin muna natin si Mama Lucy ng Laguna. Nasa line 5 nga. Hi, Mama Lucy. Welcome po sa Love Connect. Magandang gabi. Mama Lucy, nandyan ka ba? Hello? Ayan, naririnig na ako ni Mama Lucy. Kumusta po? Okay lang po. Okay lang. Okay ka lang. O, kumusta dyan sa Laguna? Maulan? Hindi na. Hindi, mainit na kanina. Mainit na. O, anong ginawa mo ngayong araw, Mama Lucy? Marami lang. Naglaba. Tapos, maliban sa paglalaba, ano pa? Marami kasi kasambahay ako eh. Ah, so talagang iniingatan mo at talagang nagtatrabaho ka para maayos yung bahay. Kung hindi, kasambahay talaga, katulong ba? Mm-mm. So, syempre, inaalagaan mo yung bahay ng amo mo. No? Nakakit na ako doon sa bubong pag linis mga alulod eh. Ay, agrabe. Ang tibay mo, Mama Lucy. At ilang taon ka na para umakyat ka sa alulod? 57. Ay, ang tibay. Lalo. Ay, akalain nyo to ako kaservisyo. Ibang level, oh. 57 years old. Umaakyat pa ng roof. Mama Lucy, anong kwentong pag-ibig mo? Itong ano nga, yung live-in ko. Kahiwalay kami nung ano. Pero naghiwalay kami, wala kami away. Ay? Nung pandemic. Ay, naghiwalay kayo pero hindi walang away. Paano wala nangyari yun? Wala kami away. Eh, nandun siya sa trabaho niya sa construction. Construction tapos, siya? Tapos naman, opo, nandito rin ako. Isa't kalahating taon, hindi ako nakauwi. Ay. So, LDR. Katapos, nag-asawa siya ng iba. Yung live-in din. Nang walang abiso? Sa'yo? Po. Basta-basta na lang ako iniwan niya sa ere. Tapos pagtawag ko, sabi niya, huwag ka natatawag sa akin. Mag-asawa na ako ng iba. Abay, so, sabi ko, naloko na si kuya. Palita. Hindi ka nagsalita. Tapos inaway mo ba siya? Or talagang nanahimik ka na lang? At nanahimik na lang ako. Tapos pag ano, natawag siya lasing. Eh paglasing siya, anong sinasabi niya? Mahal pa din kita. Opo, mahal na mahal daw. Mahal Jesus. Na mahal daw ako. Tapos sabi ko, kung mahal mo ako, bakit mo ako iniwan na wala man lang tayo away? O ano sabi niya? Kasi nandito ka sa, nandyan ka lang lagi sa trabaho. Sabi ko, nandito naman ako kasi hindi nga ako nakaka-uwi kasi nga bawal nga magbiyahe. So sinisi niya yung distance sa inyong dalawa? Kung sinisisi niya ako, tapos inayaan ko siya, sabi ko, sige, kung ayaw mo na sa akin, di kita pipilitin. Tapos anong sabi niya? Nanay Lucy. Wala. Tapos hindi na siya tumawag. Kasi hindi na siya lasing kinabukasan. Hindi na siguro. Hindi naman siya tumawag kasi may iba naman siyang babae. Nako. Tapos nitong nakaraan na linggo, yung bagyo tumawag, nagparamdam. Sabi ko, bakit ka sabi ko tumawag? Na may asawa ka naman. Ano umuwi na daw yung babae niya sa probinsya ng babae. So ano ibig sabihin nun? Kung umuwi na yung bago niyang babae sa probinsya? Babalik na daw siya sa akin. Abay, loko. Ano sabi mo? Tinanggap mo naman. Hindi. Hindi ko siya tinatanggap ko. Tapos sabi niya, mahal mo ba ako? Sabi ko, huwag mo na yan itanong kasi alam mo na ang sagot ko. Ano sagot mo talaga, Mama Lucy? Sabi ko, ayaw ko na sa'yo kasi nga, lagi lang naman ako linuloko mo. Ay, ilang beses ka na nakapag-asawa, dalawang beses na siya nag-anak ng live-in. So dalawang beses niya na itong ginawa sa'yo. Hindi ito yung una na bigla na lang siya tumawag at sabihin na may bago na akong partner. Opo. Katapos, isinabay pa niya, pag na-away yung babae na isa, doon siya may isa kabila. Siya nakapunta doon sa barracks niya. Mukhang may dependency si kuya sa babae, no? Siguro. Kailangan lagi may babaeng katabi, kahit iba-iba, basta siguro naisip niya, basta may kasama ako, okay na, di ba? Alin na nasasaktan ko yung tatlong babaeng to. Siguro, kasi hindi naman talaga ako niya totoong asawa, kasi totoong niya asawa doon sa
ano kasi yan, Bisaya siya. Oh, nasa Bisaya siya. Okay, so kasal Opo. Kasal siya sa iba. Kasal siya sa unan niya, may anak sila dalawa. Mm, tapos akala ko naman binata siya kay nakatulong man siya. Di siyempre yung perotix dati. Mm. Di, nagka-textmate siya, may naku, kay may isawa pala siya. Eh kung nakakulong siya, paano mo nakuha yung number niya? May kaibigan na po nga, kasama sa trabaho, ang asawa, ano niya, ang boyfriend niya, nakakulong ko. Tapos, yung hiningin number ko doon, sabi niya, gusto mo ba magkaroon ng kaibigan? Sabi doon siya, nakakulong. Sabi naman niya, oo. Binigay yung number ko, kaya nagkakilala kami. Tapos, tinanong ko kung may asawa siya, wala daw. So, nagkakilala kayo, nasa loob pa siya ng kulungan? Opo, nasa loob sa nandun pa siya sa kulungan. Bali, 2013 kami nagkasama. Di ang haba nyo na palang nag-uusap o ano? Opo, 9 years kami nagka-live-in talaga hanggang lumayas siya. Nagkaanak ba kayong dalawa, Mama Lucy? Wala kami anak. Okay. So, 9 years, ibig sabihin nasa 40 plus ka pa lang nung na-meet mo siya, no? Opo. Nag-asawa ka ba dati? May asawa ako, tapos may mga anak ako, apat. Kaya lang patay na asawa ko. Oo nga, nabalo. Okay. So, Opo. Mama Lucy, okay lang ba sa'yo tinatawag kitang Mama Lucy? Po? Okay lang tinatawag kitang Mama Lucy or Lucy na lang? Okay, siyempre, may edad na ako. Sige. So, eto nga, so yung partner mo, mukhang halata naman na talagang paulit-ulit na yung cheating na ginagawa sa'yo, no? Tapos kapag lasing, tinatawagan ka, sinasabihang mahal ka. Pero alam mo naman na mauulit at mauulit lang yun. Okay. You know, Mama Lucy, kanina, share ko lang ah, kaninang hapon kasi, humalili ako sa isang afternoon show. Tapos dun sa show na yun, meron kaming in-interview na isang life coach. Tapos sabi ng life coach daw, kapag cheating daw, ano daw yan? Emotional, kapag cheating, paulit-ulit daw yan. Parang repetition lang yan. So, nakita mo ba to sa ugali ng partner mo? Yung parang nag-cheat, tapos manghihingi ng tawad, tapos mag-cheat uli. Opo. So, totoo nga yung sabi ni life coach kanina. Opo, ganyan yan. Kasi nga dito, may kasama ako. Tapos yung sabi ko, lukuhin niya natin kung kumagat. Di, sabi niya, sige nanay. Ang kasama ko sa trabaho, kumanong ko. Di, tinawagan niya. Tinawagan. Tapos, anong ginawa? Tapos, nagpakilala yung manugang kung, kung hindi kami magkasama. Mm. Tapos, sabi niya, tinanong yung, live-in niya, may asawa ka ba? Sabi niya, wala. Nandito ako sa barracks ko. Abay, baka may asawa ka. Hindi, binaka talaga ako. Abay, nagsisinungaling pala talaga si kuya, no? Natural na yun sa kanya. Tapos, pag tumawag ako sa kanya, tapos sabi niya, Be, mamaya ka natawag, tinatawid ako. Tapos, sabi ko, sige, ingat. Tapos, pag sabi kong ingat, tumawag na naman dito sa manugang ko. Kasi may iba siyang kausap na ko. Opo, tumawag siya dito sa manugang ko. Ilinag-sticker pa nga nung manugang ko, sabi niya, tingnan mo nga na, wala talaga ito, loko-loko talaga. Loko-loko talaga. You know what? Mama Lucy, may mga ganun kasi talaga. It's not, hindi dahil sa'yo kaya siya nagloloko. Talagang nasa pag-uugali niya na yun. Yung tipong kahit anong klaseng babae ang ibigay sa kanya, talagang ganun na siya. So, ayoko nang sisisihin mo yung sarili mo o kaya naman maniniwala ka dun sa mga sinabi niya na hindi, lagi ka kasing nandyan sa Laguna. Talagang, sisisihin pa yung trabaho mo. Kung talagang gawain niya ang ako nga, kasi dati, nangungupahan kami, ako nabayad ng upa ng bahay, tubig, kuryente. Ikaw pa ang parang naging haligi ng tahanan dahil ikaw pa yung nagpapasok ng pera. Naging contribution niya bilang asawa mo? Wala. Tapos yung mga anak ko, pag kumakain, hindi pa niya inaanuhan, hindi niya tinitirhan. Hindi niya tinitirhan, hindi mo lang inaaya. Nako. Mama Lucy, anong nagustuhan mo sa kanya nung naging kayo? Sabi mo nga, 10 years kayong magkasama. Di siguro naman may something naman sa kanya para samahan mo siya, live-in partner pa kayo for 10 years.
Mabait siya pag nandyan ako. Kasi araw-araw naman nandito ko sa trabaho, nauwi ako ano, tuwing Sabado nung hapon, pag kinalingguhan, mabalik na naman ako dito sa trabaho ko. Kasi mabait. Pero yun yan, sabi ng mga anak ko, may mga katawagan. Minsan nga, sinasagot ng mga anak ko pag natawag, siyempre, lasing. Oh. Tapos? Ginuloko ka nung ni Tito. May babae siya, nanihingi pa ng lood sa kanya. Tapos pagdating sa pagkain dito sa bahay, wala man lang may ambag sa'yo. Ano, papatayin na namin to. Ala, wag ganyanan, Mama Lucy. Kalma lang tayo, Mama Lucy, ha? Kasi baka ikaw yung pumalit sa kanya dun sa ano, kung saan siya nanggaling, sa kulungan, wag tayong ganyan. Sa kulungan talaga yan. Biro lang, Mama Lucy. O ganito, since nag-uusap tayong dalawa, usapang magkaibigan, Mama Lucy, ano ang gusto mo moving forward? Ano ang gusto mo mangyari sa buhay mo? Ayaw ko na talaga bumalik sa kanya. Gusto pa niya, bilhan ko siya ng motor. Abay, ginagawa kang ano? Ginagawa kang sugar mommy? Yun, ano niya. Sabi ko na ko, kahit na gusto ko kumain ng masarap na pagkain, hindi ako nabili dahil inaano ko sa gamot at saka sa mga apo ko nag-aaral. Tapos magpapabili ka pa ng motor sa akin? Magpapabili ka pa ng, sabi ko ng motor, mabuti sabi ko kung... Kung ako yung isasakay mo. Hindi ka naman tapat. Oo, di ba? Okay sana eh. Kaya pang pag-ipunan, hulugan. Eh kung loyal ka naman. Pero kung hindi ka loyal, tapos maghuhulugan ako, abay ano yun? Parang pinako natin yung sarili natin sa course na mama. Alam mo, nakakatawa, Mama Lucy, kasi tinatawanan na lang natin to. Tapos napaka nafe-feel ko na parang ang strong-strong mong woman. Kasi masakit to ah, 10 taon ang nawala sa buhay mo. Ngunit nararamdaman ko sa iyo na matapang ka at hindi mo to pinapabayaan, tong pangyayari na to, na manlumo ka o manghina ka. Nandito ko pa nga, tumawag ka pa sa Love Connect kay Coach V para i-share yung experience mo sa LDR. Opo. Okay, so Mama Lucy, ganito, gusto mo ba magka-love life? Parang linoloko lang lagi ako. Ay, ba't naman? Niloko ka din ba ng mga dating partner mo? Hindi, yung kami naman yung tumali ako dyan sa itna, tinatawag na ano biyoda. Nako! Tatlo ang naging katsat ko. Sasabihin, wala kaming bigas, wala kami pambili ng ulam, bilhan mo ako ng cellphone, kaya wala akong touchscreen. Lalaki eto, nagpapabili ng cellphone tsaka bigas sa'yo? Sabi ko pag tumalas-malas ko naman. Mama Lucy, baka kasi paningin nila sa'yo ang yaman-yaman mo. Siguro. Sinasabi ko nga, sabi nila, ano trabaho mo? Ano ba trabaho mo, di ba? Sasabihin na, ganito, ganyan. Ludan mo nga ako. Diyos Maria, usit. Mga anak ko nga, di ko linuludan ka po kayo pa. Kaya nga, ano sinasabi mo pag ganyan? Sabi mo, Lucy, ano, paloda mo naman ako, 50 lang. Ano nire-reply mo? Sabi ko, manahimik ka, binablock ko agad. Oo, alam mo, hindi mo deserve yung ganun, i-block mo agad. O kaya naman, ano, sabihin mo, ano, wrong scent. I-message mo siya ng ganun. Mama Lucy, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Gusto mo pa magka-love life uli? Or hindi na, regardless kung ano nangyari sa'yo dati. Ano gusto mo moving forward? Ang gusto ko naman, kung mayroon man, ang totoo, hindi kayo manluloko. Okay, wag tayo sa mga ano, no? Sa mga manluloko. At hindi lang yan, wag tayo dun sa naghahanap ng mga sugar mommy. Na Mama Lucy. Okay, sabi ko, ako naghahanap ako ng magiging kasama ko sa buhay. Pero, ang gusto ko, akong tutulungan. Hindi kayo akong tutulong. Hindi naman ako nanihingi ng... ano, ng pera. But ang gusto ko lang, kung ano ang problema ko, matutulungan ako. Yun lang. Oh, di ba? Ano ba naman yung ano, no? Ang hirap kaya nun parang bilang babae, tas ikaw pa yung hihingian. Buti sana kung matagal mo na silang naging partner, no? Pero kung bago pa lang, tapos ano yun? Parang ano ko na nga, dadalin ko na sa relationship na to yung pagiging babae ko. Ako na yung babae, ako pa yung bubuhay sa'yo. Abay, ano na lang.
Nakakaloka. So, Mama Lucy, gusto mo magka-partner, pero umaasa ka na sana kapag nagka-partner ka, eh, yung matinuna, yung gusto yun, talaga ng partner hindi, sa buhay. Hindi mag-ano, ayaw ko ng lasinggero, ayaw ko ng sugalor, ayaw ko ng adik. Okay, so bawal yung mga gano'n, no? O, ano, so nabanggit mo na yung tatlong ayaw mo. Ngayon naman, okay. Mama Lucy, gusto ko mag-focus ka. Ano yung mga gusto mo? Bigyan mo ako ng lima. Alin? Ano yung mga gusto mo sa lalaki? Describe mo. O, limang karakteristik ng lalaki na gusto mo, na hinahanap yung, mo. Yung mabait. Bait. Opo, katapos tanggap ako kung ano ako, tapos tanggap ang mga anak ko. Yes, so tanggap ka tsaka yung mga anak mo. Ano pa? Opo. Yung hindi ko ripot sa lahat ng bagay. Ayun, kaya simple, yung mga anak ako. Oo, nadali mo, no? Yung hindi ko ripot. O, ano pa? Opo. Katapos yung hindi, yung manluloko sa mga anak ko rin. Okay, so hindi manluloko. Yung tipong kahit may tumawag sa kanila or may mag-message sa kanilang textmate, hindi agad kakagat. Hindi ganun karupok. Opo. No? O, huli na lang, pang lima. Bigyan mo ako, Mama Lucy. Anong hinahanap mo? Yung talagang ano, hanggang kamatayan na magpagsama. Hindi kay mangiiwan-iwan. Faithful hanggang dulo. Opo. Okay. Mama Lucy, naniniwala ka ba na may ganong lalaki pa? Pa, parang wala na. Ay, yan lang. Mama Lucy, okay lang ba bigyan ka na ng payo ni Coach V? Opo. Yan okay. Yan, kaya nga tumawag ako para kaya ka tumawag? Malamit kung ano okay. Payo. Sige, Mama Lucy, kung gusto mo mahanap yung partner na mga binanggit mo, hindi ko ripot, yung mahal ka talaga, matatanggap yung mga anak mo, tsaka yung talagang faithful and loyal sa'yo hanggang dulo, magsisimula ka, Mama Lucy, sa paniniwala na may taong nag-i-exist na ganun. Okay? So, bakit kailangan mong maniwala? Dahil, sabi nila, kung ano ang ating naiisip, yun ang ating nakikita. For example, abay, ang dami-dami manluloko sa mundo. Puro cheater. O, tignan mo, yung mga mamimit mo, yung mga maririnig mong kwento, puro about mga cheater din. Pero, kapag nag-focus ka sa, for example, magandang bagay, naghahanap ako ng wala na ding asawa, for example, nabalo na din, tapos naghahanap ng mamahalin din, mas bukas ang mata mo kapag dumating yun sa buhay mo. Dahil yun ang hinahanap mo. Malinaw ba yun, Mama Lucy? Opo. Oo. So, kung ano yung iniisip, yun ang nakikita. May ano nga dyan eh, meron dyang eksperimento eh, yung sinasabi nila yung red car daw. Sometimes, kapag nasa labas ka, di ba, ilang pulang sasakyan ang nakikita mo, hindi mo napapansin. Ngunit, kapag sinabi ko sa'yo, Mama Lucy, lumabas ka bukas ng tanghali, bilangin mo kung ilan ang mga pulang sasakyan. Makikita mo, ay, ang dami palang pulang sasakyan, Coach V. Pero ang totoo niyan, Mama Lucy, hindi naman talaga madaming pulang sasakyan. Nagkataon lang, yun ang hinahanap mo. So, yun ang nakita mo lalo. So, sana sa paghahanap mo ngayon ng makakapareha sa buhay, ay nakapokus ka sa mga positive traits ng partner na gusto mo. Kalimutan mo na yung mga loko-loko. Kalimutan mo na yung naghahanap ng sugar mommy. Huwag ka doon magpo-focus, Mama Lucy, dahil ayoko na yun ang makikita mo sa mga tao. Okay? Tama. Tapos, maniwala ka at ipagdasal mo din na dadating yung partner mo. Dahil, Mama Lucy, 57 years old ka pa lang, ang dami-daming istorya na talagang kahit anong age mo, kapag desidido ka na makahanap ng partner sa buhay, sasabayan mo pa ng dasal, abay, dadating yan, Mama Lucy. Huwag kang mawawala ng pag-asa para hindi din mawala ng pag-asa yung naghahanap sa'yo. Kasi yung partner na hinahanap mo, hinahanap ka din eh. Kailangan nyo lang magkatagpo. Tama. Okay? Tama. Okay, Mama Lucy, sana nakatulong. Go ahead. Kasi ako lahat na panalangin ko, binibigay talaga ng Panginoon sa akin. Kasi dati wala akong bahay. Sabi ko, Papa Jesus, sana naman may magsanla sa akin ng kwarto. O mga isang linggo, may nagsasanla sa akin. Ayun, tapos nung pandemic, nakabili ako ng bahay. Ay sus, wow. Samantalang during that time, ang daming nawalan ng bahay. Ikaw naman nagkaroon ka ng bahay. Ang daming nawalan ng bahay talaga. Pandemic yun. Nakabili ako 20 mila.
Wow, ang ano nun ah, good deal yun, Mama Lucy. Sa garay. Alam mo, Mama Lucy, ang lakas mo pala kay God eh. Iba't hindi mo sunod-sunod. Malakas pala ako. Oh, malakas ka pala eh. Diba, kasi kabisyo, diba, sana all. Kasing lakas ni Mama Lucy pagdating kay Papa Jesus. So, healing mo. Kasi kung talagang meant pa. Isa pa ako nga inaano. Ano pa? Ako, may sakit ako sa puso. Pero pinatawanan ko lang yan. Nainom akong gamot. Pero yung gamot ko, ano lang yan. Unang-una kong gamot yung Panginoon, paniniwala ko sa Kanya. Yan. Napakaganda niyan. Because sabi mo, bis ko nga gamot. Kahit wala akong gamot, sinasabi ko ng Papa Jesus, ikaw nang bahala sa akin. Sana bukas makagising pa ako. At saka sa hapon. At hulaan mo, Mama Lucy, buhay na buhay ka ngayon. Abay, malakas ka nga kay God. Talaga ka kay... triplets kami, ako lang buhay. Ay, wow, talaga. Napakaganda naman ang story babae, mo. Isang lalaki. So tatlo kayo, tas ikaw lang yung nabuhay. Abay, ayan na naman. Pinapakita lang ng universe kung gaano ka kalakas dun sa may likha. So, Mama Lucy, tandaan mo, maghanap yung isipin mo, yung mga magagandang character nang hahanapin mo at sabihin mo, God, malakas naman ako sa iyo eh. O pahingi naman ng huling hirit before ako mag 60. Oh. Love life. Okay? Okay, salamat. Okay, you're welcome, Mama Lucy. Sana'y nakatulong si Coach V at Love Connect. Maraming salamat sa pagtawag. Salamat din, ingat. Okay, ingat, ingat ka. Ayan, kasirbisyo. Ako, naniniwala talaga ako, walang age na hindi na pwedeng mag-love life, diba? At all ages open yun. Alam niyo kung bakit? Kasi marami din namang nawawala ng asawa during that age. Marami din naghihiwalay. At hindi ibig sabihin na lumagpas ka na ng 40, ng 50, ng 60, na hindi na nangangarap yung puso mo ng kapareha. Pare-pare, we're all humans. Whether 20s ka, 30s ka, meron talagang desire yan makahanap ng partner. Ang importante lang ay huwag mong papabayaan na yung mga negative experience mo is maka-apekto sa paghahanap mo ng partner going forward. Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.